So, hi guys! Ngayong June 9, 2020 ay titignan naman natin si Mark. Mark Ventures. So, ang book value niya kung sakaling magsara siya is... Actually, lugi pala siya, no? Last year. So, check natin to. Ay, year-to-date, actually, lugi siya. Pero ang book value niya kung sakaling magsara siya is actually 1.25. So, puntahan na natin yung kanyang chart. Ito ba yun? Ah, monthly pala to. Wait. Palitan natin ang daily. So, kung makita nyo, nag-close siya at 0.65 pesos or up by 1 cents. Value turnover, 578,16,000. At walang foreign transaction. Ni, saan na? Wait, check natin. Maano pala tong chart na ito? Maliliit. Kasi nga, cents pala siya, no? So, yan. Ayun na. So, sa chart pa lang is, of course, risk-reward ratio is attractive. Anyway, let's move on sa ating MACD. So, MACD is actually nasa resistance level na siya. So, tignan natin kung mag malapit sa resistance. So, kung mag-breakout siya dyan, possibly i-retest yung area na to. So, tignan natin. So, dahil sa pataas pa naman siya is, of course, ang bias natin is pakyat pa. At saka, yeah, convergence lang naman siya with the price action. Ito naman ay actually, yeah, mukhang nag-iisip siya, pero pakyat pa rin naman siya. So, check natin kung mag... Kung tutuloy niyang i-retest. Ay, ano ba yun? Wait, ito palang gamit din natin. Kung i-re-retest niya tong area na yon or 73 RSI. So, dahil dyan, more on upside pa rin naman siya. Pero, nag-curve siya. So, baka bumagsak to. Wait, check lang natin sa chart. Pero sa price action kasi... Going up. Wait. So, yeah, kasi kung titignan mo lang yung sa chart, is of course, makikita mo na yung possible risk-reward ratio nito is, of course, attractive. Yeah. Check natin yung weekly nga. So, yan. Kaso yung volume niya kasi this today, I mean, medyo mababa siya. So, makikita mo naman kung risk-reward ratio nga, sabi ko is attractive siya. So, gamitin natin tong weekly na chart. So, syempre, kapag ako iti-trade ko to is, ang tinitingnan ko na resistance area is actually at this level, 1.53 pesos. And of course, yung support area is at 0.40 pesos. Ah, wait lang. This area. So, yan yung tinitignan ko na possible support and resistance. Actually, dito sa resistance area na ito, medyo malakas din to. So, yan. So, kung i-trade natin siya, anong sabi ko nga is, this reward pa lang is, medyo maganda na to. Kasi nga is, nasa cents na siya eh, tapos nag-pesos siya. So, check natin yung possible risk-reward ratio nito. So, kung ang profit area mo is yung 1.01 at saka
yung support area or cut loss area at 0.42, ang risk reward ratio is actually 1.57 lang kung yun yung target mo. So posible kang kumita ng 55.38% kapag na-hit yung 1.01 and posible kang malugi ng 35.38% kapag na-hit yung support area or 0.42. Pero kapag ito yung profit area mo at 1.53, risk reward ratio is 3.83, which is attractive para sa akin. Possible kita is 135.38% and posible kang malugi ng 35.38%. So, yun lang yung masasabi ko sa Mark Ventures. And of course, kapag umakyat pa siya is of course mas higher na yung possible risk reward ratio mo. Kaya sabi ko na attractive siya kasi umakyat siya ng pinaka all-time high niya is ano ba to? 8.20. So, dun pa lang is alam mo na. So, there you go guys. If you have some comments, questions, and feedback, please feel free to reach me out. Thanks guys!